Diyos ko po, tanda. Na-trip mo sa buhay. So, hello hello po sa mga Orange Mother Jan. Today, let's make something better to create something new. Ngayon mga mom sir, medyo iibahin ko lang ng konti ang nakasanayan kong pagbablog. Pero don't you worry mga ka-Orange Mother, magbablog pa din tayo ng classic version. No? Nakabike tayo ngayon. Kasi, alala, naisip ko lang. You suck! Papunta ako ngayon sa isang simbahan dito sa amin na kung saan ito ang una sa listahan ko. Ang listahan ng travel list ko. Kasi I like to go and visit every old church here in Nueva Ecija. For now. Sorry nga pala mga pa-Orange Mother, medyo palpak yung camera angle ko ngayon. Pero next time, hindi na. Sana. Knock. So, papunta tayo ngayon sa San Bartolome Parish Church, or English. So, in English! San Bartolome Parish Church, kasi may silent W doon. So, moving forward, hindi move on. Umalis ako sa amin ng 10:30 AM at nakarating ako ng 10:40 AM. Yes, malapit lang kasi sa amin. Ilang kanto lang ang pagitan mula sa bahay hanggang sa simbahan. Pero kung gusto niyong puntahan mga college mother, ito ang location niya at ang designated route papunta sa kanya. Ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni Support. Ayan! Nakarating na ako. Nung pagdating ko, sakto may misa. Kaya lang malas ang dugyot ko. Ang dumi ng damit ko at kumakatas ang pawis sa likod ko. Kaya I choose na tapusin muna ang misa bago pumasok. But here's a short trivia about this church. In the year 1771, naitatag ito ng mga Augustinians. Pero isa lamang itong simpleng kapilya. Dahil noon, San Leonardo is just a part of Gapan City. Pero nung humiwalay na ang San Leonardo, yes, naghiwalay sila. Kasi wala kang forever. Nung humiwalay na ang San Leonardo at napagtanto nito na kaya na niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa, nakapagtayo na din ito ng Parish Church. Hindi ko lang sure kung tama yung trivia ko sa part na yan. Pero pag may napagtanungan ako, ika-clarify natin at itatama. Sorry in advance. Sorry po! Sa labas na ako habang hinihintay kong matapos ang mass. And natapos na. Hindi na ako nagpatubli at dali-dalian na akong pumasok sa loob. Pasok din. So guys, ito po simbahan ng San Bartolome. Yeah. Ay. Sa bandang gilid mga ka-Orange Mother ay may mga statue parang mini mausoleo. Pero ngayon, sa kasamaang palad, di ito nakaayos ngayon, kaya ito lang ang naabutan natin. Ay, nabawasan na pala yung mga statues. Dati kasi marami dito, no? Pero ayan po yung mga statues. Oh, guys. Parang mini mausoleo. So mga ka-Orange Mother, I hope you like it. Huwag kayong mag-alala, umpisa pa lang ito. Kaya medyo pangit pang vlog na to. Nangangapa pa lang ako sa bagong setting. Pero always remember, there is room for improvement. Yes sir, mga kaibigan. Tara uwi. Buti hindi ka nawala dyan pa. At pag napadaan kayo dito sa San Leonardo, Nueva Ecija, hinto naman kayo sa San Bartolome Parish Church. It is a worth a stop.
So hanggang dito na lang ulit mga Orange Matter. Orange Matter out. Bye-bye!